So yun mga kapirata, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang traitor sa Egged Island at ang aking nabuong ideya tungkol sa mysterious shadow na nasa isla ngayon. Bago natin pag-usapan ang nasa thumbnail, dito muna tayo sa problema na kinakaharap ng Straw Hat crew sa Egghead Island. Nawawala nga si Vegapunk Stella at may nanggugulo sa loob ng Egghead Island. At ang matindi eh, mukhang may traitor sa anim na Vegapunk. Saan nga ba nagsimula ang lahat ng problema na ito? Nagsimula kumilos yung mysterious character na ito noong nagawa nitong mabypass ang control system sa Labo Face para makapasok sa loob ang CP0. Siguro naisip yun gawin ng character na yon para mag-create ng gulo ang CP0 habang siya ginagawa niya yung kung anuman ang kanyang kailangan gawin sa Egghead Island. Pero hindi niya nga ine-expect na si Stasi pala ay kakampi ni Vegapunk na i-turn out ay ang first ever successful clone na ginawa ng Mads. Pero ano naman kaya yung plano ng mysterious character na yon? Sa tingin ko, iyon ay ang kidnapin si Dr. Vegapunk Stella, which is lumalabas matagumpay nitong nagawa dahil nga wala na ngayon si Dr. Vegapunk sa Egghead Island. Pero hindi dyan natapos ang mystery sa mga nangyari ngayon sa Egghead Island dahil ngayon ay may nagsira na naman ng communication nila Luffy dito. At merong nakita si Shaka na mysterious shadow sa Denmushi CCTV na agad din nawala kasi unti-unting nasisira yung lahat ng CCTV sa buong Egghead Island. At hindi lang yon, ang mga Seraphim ay inutusan na ayon kay Shaka ay malamang isa sa mga Vegapunk ang nag-utos para atakihin sila. Nakita natin na inaatake ng S-Snake ang grupo nila Usopp, habang yung S-Bear naman at S-Hawk ay lumalabas na target nila si Lucci at Kaku. Sino kaya yung may gawa ng mga bagay na ito? Unahin na natin ang traitor sa Egghead Island. Mag-i-stick nga ako sa na-establish ko ng ideya. Si York ang Vegapunk na tinutukoy ni Shaka na nag-utos sa mga Seraphim at ang traitor ng Egghead Island. Actually, lahat ay suspicious enough para pagsuspetsahan natin. Gaya na lang ni Shaka. Let's consider yung cliche sa mga fictional story kung saan yung mabait nagpapanggap lang pala. Si Shaka nga yung good personality ni Vegapunk na kabaligtaran naman ni Lilith, which is ang evil personality na kitang-kita natin nung una pa lang walang tiwala si Zoro kay Lilith. At alam natin na most of the time, tama si Zoro ng pakiramdam. Siguro naisip ni Zoro na may mali kay Lilith. Well, sinabi lang naman ni Lilith na dapat daw ibigay na lang nila yung Straw Hat kila Lucci para wala na daw problema. Si Edison naman, siya yung nakita natin na last na nag-command sa mga Seraphim. There is a possibility na inutusan niya yung mga ito. Kasi yung katotohanan na yung grupo nila ni Nami at Brook, walang na-encounter na problema sa ngayon. At if ever man na makita natin ulit ang S-Shark, sa tingin ko aatakihin nito sina Jinbei, Stasi at Sanji. Kapag nangyari yon, pwede nating gamitin ito upang confirmation na si Edison talaga ang traitor. Hindi kasi natin nakita yung S-Shark sa chapter 1075. Habang si Pythagoras naman, hindi ko alam, pero feeling ko, hindi siya yung traitor. Ganon din kay Atlas. Kaya lastly, nagkamap ako na si York ang traitor. Siya kasi yung greed personality ni Vegapunk. Ano ba yung greed, ba? Diba? Sa Tagalog, kasakiman. And masyadong simple lang yung trabaho ni York kumpara sa ibang Vegapunk. Siya kasi yung tagakain at tagatulog sa kanila. Sinasabi na ganito yung trabaho niya para daw hindi na ito gawin ng iba pang mga Vegapunk. Para tuloy-tuloy yung trabaho nila, ganon. Kaya napaka-perfect lang ng pag-atake ni S-Snake kay York. Ngayong bato na nga si York, hindi magtatagal, mawawala na ng energy ang ibang mga Vegapunk. Pero gaya nga ng naisip ko, malamang palabas lang yung ginawang pag-atake ni S-Snake kay York. And yung paglapit na yun ni York sa S-Snake, pwede siyang mag-utos dito nang hindi naririnig nila Lilith, Pythagoras, Usopp at Frankie, diba? Kaya siya yung naisip ko. Now, sino naman kaya yung shadow na nakita ni Shaka sa CCTV? And mabalik tayo kay Shaka. Kaya suspicious din ako sa kanya. Siya nga ang nagsabi na baka Vegapunk daw ang nag-utos sa mga Seraphim. Pero alam naman natin na may nasa taas pa ng hierarchy ng authority sa mga Seraphims, diba? Yun ay ang 5 Elders. Hindi ba pwedeng 5 Elder ang nag-command sa mga Seraphim at hindi isang Vegapunk? Para kasing pinapasa ni Shaka na isa sa kanila ang may gawa nun. And may alibay siya para hindi siya yung masisi.
At alam naman natin na yung 5 elder na si St. J. Garcia Saturn ay papunta dito. At hindi lang ako yung nakapansin ng shadow na ito, kamukha nga ng itsura ni St. Saturn. So may posibilidad na si St. J. Garcia nga ang nasa Egged Island. Siya nga yung shadow na ito at pwedeng siya din yung nag-utos sa mga Seraphim. Ngayon ay mapunta naman tayo sa isa pang character na I believe nasa Egged Island din ngayon. Yan nga ay walang iba kung hindi si Shiryu of the Rain. Fun theory lang kumbaga. Naikonect ako ito dahil alam naman natin na yung Blackbeard Pirates ngayon ay patuloy sa pagkilos. Last time nakita natin sila na kinakalaban ang Heart Pirates. Pero bago pa yon ay nagpunta nga yung kanilang crew sa Whole Cake Island upang dakpin si Pudding. At sinubukan din nilang pumunta sa Amazon Lily para kay Boa Hancock. At umalis sila doon na bihag nga si Kobe. Kumbaga, malawakang kidnapping nga yung ginagawa ng Blackbeard Pirates. At hindi na ako magtataka kung pati yung Heart Pirates ay bihagin din ng Blackbeard Pirates. Pero syempre, papalampasin ba ni Teach ang pagkakataon na kidnapin yung greatest genius in the world, diba? Kaya sa tingin ko, pinadala naman niya dito si Shiryu of the Rain. Ilang Blackbeard Pirates pa nga yung hindi natin nakikita so far at kabilang si Shiryu doon. Perfect ang kanyang ability na suke-suke nomi para mag-infiltrate sa Egghead Island. At kung totoo nga yung sinasabi ni Lucci noon na mayroong disappearance ng mga Cyberpol agents ang nagaganap 2 months ago sa Egghead Island, pwede nating sabihin na si Shiryu ang may gawa noon. Kung hindi talaga si Vegapunk ang dahilan ng pagkawala ng mga ito. Isa pa, remember na si Shiryu ay dating head jailer sa Impel Down at may alam siya sa mga operating system o control system. So kung iisipin, posibleng dahil sa kaalaman na ito ni Shiryu, nagawa niyang kontrolin yung defense system ng Labo Face. And ginamit ko din talagang clue yung sinabi sa chapter 1073. Yung panel na kala mo na wala si Vegapunk sa isla ng Egged Island mismo para kasing naging exaggerated yung panel na ito na nagsasabi na si Dr. Vegapunk ay nawawala nga. Nag-alat pa sila ng panel para sa ganito. Kaya naisip ko malamang malaking revelation ito kung si Vegapunk ay kinidnap pala ng walang iba kung hindi ang Blackbeard Pirates. Bilang conclusion nga, I believe na si York ang traitor sa Egged Island. Si Saturn ang shadow na nakita ni Shaka. At si Shiryu naman ay nasa Egged Island at ang siyang nagkidnap kay Dr. Vegapunk. Bali, ayan yung topic natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, mga kapirata. Paalam!